At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Pikihan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Kap, nandito si Kagawad Adong. May sasabihin daw sa inyo. Himala! Ano ko yung sadya ng bastos na Kagawad Adong na yan? O ano? Papapasukin ko na ba siya, Kap? Sige, papasukin mo. Kwen. Pakitimpla na tuloy kami ng kape. Yung sa akin, kasing tamis mo. Yung para sa kanya, yung mapakla na tulad ni Punyang. Sige, papasukin mo na. Ang animal na yan. Si Kagawad, kwan pala. Sige, papasukin opo, mo Kap. Na. Opo, Kagawad Adong, pumasok na raw kayo. Salamat, Veronica. Marhay na aga, Kapitan. Kagawad Buisit. Adong pala. Marhay na aga rin sa'yo. Naligaw kaya ta? Ano bang atin? Kaba, di bago ang komite ng edukasyon? Oo, alam ka. Bakit? Magre-resign ka na? Mabuti naman kung magre-resign ka na at ibibigay ko na sa ibang kagawad. Hindi, Kaba. Hindi ako magre-resign. Kuwana, may imumungkay lang sana ako kung papayag ka. Depende. Bakit? Anong klaseng mungkay yan, Kagawad? Napansin ko kasi na malapit na naman ng barangay eleksyon. Nahihiya na rin ako nga parang wala tayong matinong proyekto. Kaya napag-isip ko na gawin ko ang nararapat para naman na may maituro tayo sa mga tao na natapos na proyekto. Dahil malapit na naman ang halalan sa susunod na taon na raw pala yun, Kapan. Maganda yung naisipan mo, Kagawad Tanga. Kagawad Adong. Pero ano naman ang binabalak mong proyekto sa barangay natin, Aber? That is a very nice question, Kap. Ito, ipapaliwanag ko sa iyo. Pakinggan mo ako, makinig kang mabuti para mapag-aralan mo kung maganda ba ang naisipan kong ito. Sige, paliwanag mo. Kikinig ka. Pero bilis-bilisan mo, Kagawad Buisit. Kagawad Adong pala. Sige na. Yan bang napag-usapan nila Kapitan Karyong at Kagawad Adong? Magpapatayo sila ng karagdagang school room dito sa ating barangay? Oo, Pining. Para kapag may dumating na kalamidad, may magagamit ang mga kabarangay natin. Kaya magpapatayo sila. Parang mahirap gawin yun ah. At saka, parang himala na nakipag-usap si Kagawad Adong kay Kapitan. Oo nga eh. Nakapagtataka. Pero nangyari diba? At pumayag na si Kapitan sa mungkahi ni Kagawad Adong. Kahit pumayag na, may problema pa rin tayo, Veronica. Ha? May problema pa? Bakit? Anong problema yan, Pining? Si Kagawad Asyong, ang committee ng budget. Pag hindi siya papayag dyan. Ha? Oo nga pala, no? Dapat pag-usapan nila yan sa session. Sabihin mo kay Kapitan na mag-set siya ng special session para mapag-usapan nila ang bagay na yan. Ay! Anong ginagawa ninyong dalawa oras ng trabaho eh? Nagchichismisan kayo? Kagawad? Kagawad,
Hindi po kami nagchichismisan na Veronica. May pinag-uusapan lang kami kagawad. Oo naman kagawad. Hindi kami nagchichismisan. Talagang may pinag-uusapan lang kaming dalawa. Oras ng trabaho nag-uusap kayo. Chismis yan! Uy, nasaan ba si Gago? Si Kapitan pala. Wala po siya kagawad, demonyo. Kagawad Asyong. Umuwi sa bahay nila. Aba, tingnan mo nga naman ano. Siya ang punong barangay umaalis. Ano bang klaseng barangay opisyal ang taong yon? Masyadong pabaya. Tawagan niyo sa cellphone niya at papuntahin dito. Sabihin niyong nandito ako at gusto ko siyang makausap ng masinsinan. Naintindihan ninyo? Opo, kagawal! May tumatawag. Si Veronica pala ito. Nung sasabihin ng babaeng itaw. Sino na naman niyang tumatawag sa cellphone mo? Sino, Karyang? Si Veronica may labitaw. Si Kwan. Siyempre yung sekretarya. Ganun na. Akin na nga yung cellphone mo. Pagyan. Akin na yung cellphone. Akin na. Baka importante yung sasabihin sa akin. Ikaw na babae ka, ha? Tinatawag-tawagan mo pang asawa ka? Ang landi mo! Nakaw! Pinatay mo na! Hoy, Pujang! Pangit, sumusobra ka na. Bakit mo inagaw ang cellphone ni Bayaw, ha? Tapos, pinatay mo pa. Bakit? Gusto mo na ikaw ang patayin ko, kuya? Ha? Gusto mo? Punyang! Ang puso kay nagdulugo at palang tumisikip. Ay, Bayaw, delikado na to. Natuluyan na yatang nabaliw si Punyang. Tatawag na yata ako ng ambulansya. Isusugod natin siya sa mental hospital. Pisit talagang kagawad Asyong na yun. Akala mo kung sino? Sinabihan pa naman niya akong tanga. Akala niya siguro hindi ko siya sasagutin. Namimihasan ang bastos na kagawad yun. Oo nga eh. Tama yung ginawa mong sagutin mo paminsan-minsan. Ayun, di umalis dahil nainis sa iyo. Akala siguro mananahimik ka lang habang pinagsasabihan ka ng kung ano-ano. Talagang sinagot-sagot ko siya, Pining. Dahil ang bastos niya. Alam mo, habang nag-uusap kaming dalawa, sa dibdib ko nakatingin. Parang gusto kong tuksukin ang mata eh. Nakakainis talaga. Sana, tinusok mo na para madala. Inisip ko lang kasi na baka lalong lumaki ang gulo. Kaya, hinayaan ko na lang siya. Naku, huwag na huwag niyang gagawin yan sa akin. Kundi, babasagin ko ang itlog niya. Pining! Ari Munjing, sigurado ka ba na magtatagal sa bahay nila si Kapitan Karyong? Oo naman, Pai Boy. Narinig ko ang usapan nila Aling Punyang. Magluluto daw siya ng pananghalian nila. Ha? Teka, ang ibig mong sabihin, si Kapitan mismo ang magluluto ng pananghalian nila? Oo, pare. Yan ang narinig kong usapan nila.
Kung ganun, samantalay na natin ang pagkakataon, pare. Ha? Eh, ano naman ang kung pinaplano mo, Boy Sibuyas? Nakikita mo ba yung bagong-bagong amplifier na donasyon ni Consihal Robito Armas? Ha? Yung nasa likod ng bahay ni Kapitan? Ha? Nakikita mo ba yun? Oo, nakikita ko. Pero alam ko na yung pinaplano mo. Luma na yung kwan, yung garong na kinalalagyan niya. Baka hindi natin mabinta. Mabuking pa tayo. Tanga! Eh, hindi natin titirahin yung garong. Ha? Hindi yun. Eh, hindi natin titirahin ang garong. Eh, anong titirahin natin? Yung motor lang. Naku, mabigay yan, pare. Eh, bakit bubuhatin ba natin yan? Hindi, pare. Ha? Eh, hilahin lang natin yan kasama ang amplifier. Eh, saan naman natin ibibinta? Usan pa? Di sa mga may sound system, bibenta natin ng mura para mabili ka agad. Ha? Pare boy? Sige na pare. Oh. Ikaw ang umila dahil malakas ka sa akin. Halika na. Bilisan mo habang abala pa si Kapitan na nagluluto. Halika na pare Bunjing. Dalya mo. Mabuti na lang at pinahuntulutan ako ni Kapitan Karyong na magmusyon ako ng resolusyon na ihingi kami ng pundo sa itaas para sa pagpapatayo ng bagong classroom dito sa nasasakupan kong distrito. Sa wakas, may masasabi na rin akong proyekto nagawa sa kabarangay ko. Sandali lang. Nandyan na. Sino kaya itong istorbo? Baka may parcel akong dumating. Mabuksan nga ang pinto. Dyan na. Sino ang... Ikaw pala, pari Asyong. Halika, pumasok ka at mag-inuman tayo. At saka, magkantaan tayo. Duwit natin yung sikat ngayon. Yung kanta na, You'll Be Sip Here. O kaya yung Kisame. Magkantahan yung mukha mo. Traitor ka pala, pare Adong. Kaya tikman mo ito, ha? Aray ko, aray. Pare Asyong, bakit mo ako sinapak, aray ko? Tinamaan ng ilong ko, aray, nabali yata. Tatay ka, pare, anong kasalanan ko sa'yo? Traitor ka! Ah. Nagipag-usap ka pala kay Kapitan na hindi ko alam. Yun ba ang kasalanan ko? Kasi naman, pare, naiya na rin ako sa sarili ko. Matagal na tayong nakaupo. Wala pa tayong naipapatayong proyekto. Kaya ang minabuti... Ang sabihin mo, traitor ka pare. Pareho kayo ni Gusteng. Traitor! Aray ko. Tinamaan mo na naman ang ilong ko. Tama na pare. Pag-usapan natin ng matino ito. Huwag nating daanin sa init ng ulo. Makinig ka, pare, dahil magpapaliwanag ako. Itong tandaan mo, pare, mula sa araw na ito, kakalimutan ko ng magkaibigan tayo! Oo, pare Asyong.
Malas, pare, Bunding. Napakamalas naman. Oo nga, pare. Malas talaga. May kandado pala ng amplifier. Hindi natin mahihila. Eh, paano kaya to? Marami na akong utang sa tindahan ni Darwina at sa tindahan ni Ijang. Baka singilin na naman ako. Nangako pa naman akong babayaran ko sila sa araw na ito. Akala ko makakabili na tayo ng bigas na isasaing. Gutom na ako, pare. Ha? Pare Bonjing? Oh. Narinig mo ba yung narinig ko? Ano kaya yung... Ha? Yung kambing ni Mang Isyong, si Didiwata, parang umiyak, oh. Nagugutom din yata siya. Oo nga. Ayos, makakabayad na ako ng utang ko nito at makakabili pa tayo ng bigas. Ha? Anong binabalak mo na naman, pare? Nanakawin natin yung kambing? Ano pa nga ba? Wala tayong hanap buhay. Di yan na lang muna ang diskartehan natin. Pero pare, wala baka... na lang pero. Ha? Sige na, ikaw ang kumuha. Ipasa mo sa akin ang tali at ihilahin ko sa kabilang pader. Kumilos ka na pare para makakain na tayo ng masarap. Sige na. Ay, Kapitan! Kapitan! May nakita ako! Embreng, bakit? Ano naman yung nangyari? Anong nakita mo? Ano sinasabi mo? Ay, Kap! Nag-away sina Kagawa Dasyong at Kagawa Dadong. Nakita ko siluntok ni Kagawa Dasyong ng dalawang bisis si Kagawa Dadong. Naku! Tinamaan sa ilong. Dumugo! Kapitan! Kapitan! May sasabihin ako sa iyo. Benita, bakit? Ano rin ang nangyari sa iyo? May nakita ka rin ba na tulad ni Ambreng? Oo, Kapitan. May nag-away. May nakita kong nag-away. Ha? Sinong nag-away na sinasabi mo, Benita? Sino? Sina Kagawa Dadong at Kagawa Dasyong. Nakita ko na nag-away sila. Naka, Benita. Uli ka na. Nasabi na sa akin, Ambreng! Ano? Sinabi mo na pala, Ambreng? Ay, oo. Sinabi ko na. Tapos na. Ay, kayong dalawa. Huwag ninyo silang pakialaman. Ayan nyo lang sila. Mabuti kung mag-away sila. Away ng away. Mabubuwag na ang sama ng mga bastos na kagawad ka. Sandali. Nakaw. May mabaho dito, amoy kambing. Maligo nga kaya. Nakaw, nakakaya kung may darating na bisita. Tapos ganyan ang naamoy sa inyo. Nakakaya kayo. Hoy, Ambreng, kailan ka ba huling naligaw? Oo, si Ambreng. Nakaw, umalis na nga kayo rito. Maligo kayong dalawa. Kung di, susunugin ko kayo. Umalis na kayo! Kagawa Dasyong, ano bang pag-usapan natin ngayon? Tinawag ko kayong lahat bukod kay Kagawa Dadong. Dahil may importante tayong pag-uusapan. Ano yan? Alam nyo, tinraidor tayo ni Kagawa Dadong. Nakipag-usap pala siya kay Kapitan Karyong at hindi natin alam. Nako, wala naman siguro masama. Makipag-usap siya, Kapitan. Nakipag-usap siya kay Kapitan, di ba, Kagawan? Ibig ninyong sabihin, hayaan na lang natin siya na makipag-usap na mag-isa kay Karyong. Hindi
natin pwede yung pigilan. Oo nga. Kung yun ang gusto niya, kagawad. Kung sino man ang gustong... Kung sino ang gusto niya. Kung kapitan. Oo. Tama, di ba? Magkasama. Oo naman. Okay lang yun, kagawad asyong. Walang problema. Walang masama doon. Ah. Ang mga walang hiya. Parang wala na yata akong kakampi. Ah, hindi pwede ito. Sinusubukan nyo yata ako, ha? Sige, magsubukan tayo. Ano kagawad na, Siyong? Merinda ba tayo dito? Merinda ba tayo dito? Merinda ba? Ha? Wala na! Nabwisit na ako sa inyo. Sige, magsialis na kayong lahat. Wala nang merienda, merienda! Maraming salamat. At isa lang ang walang opisyal dito. Pag-usapan natin ang tungkol sa resolution na motion ni Kagawad Adam. Palakpakan natin naman siya. Ah, maraming salamat, Kapitan. Napakabait mo talaga. Hindi katulad ng buwisit na kaibigan ko na demonyo. Eh, ayon sa resolution, hihingi tayo ng tulong kay Senador Russell Sumira at Congressman na nakakasakop sa distrito natin. Ayon na naman sa laman ng resolution na ito, magpapatayo tayo ng isa pang classroom dito sa atin. Ay, di ba maganda? Pero puri ka namin, Kagawad Adam. Hindi ako makapapayag sa plano ninyong yan, Kapitan. Itigil yan! Kagawad Adam! Kagawad Adam! Ikaw! Ikaw! Pipigilan kaya ni Kagawad Asyong ang planong proyekto? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pikihan sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!